Kay Sir Fernando Martinez, isang financial guru, financial literacy advocate, APIC Wealth Consulting Corporation. Sir Fernando, nako, kami uli maglalambing sa inyo. Tulungan nyo nga kami maipaliwanag. Ano ba ang tamang charity at ano ba ang limitasyon ng pagtulong financially sa isang tao? Magandang umaga sa inyo at sa mga tagapakinig. Tama yan, ano, dahil sa mga nagdaang disasters, no, itong mga bagyo, daming mga nangangalap. Sir, bago mo nga sagutin yan, ano ba ang gamit mong sabon? Bakit pagkakinis-kinis mo? Parang gusto kong... parang gumagap. Kala ko si Gabby Concepcion dahil sa wakan din. Kala ko si Gabby Concepcion yung kausap namin. Ikaw pala yan. Anyway, so paano yung tama nga na pagtulong at ano yung limitasyon? Okay, ang charity kasi define natin ang pagtulong sa mga nangangailangan, ano? Mm-hmm. So, mayroong mga nangangalap ng mga donasyon, cash at saka in good and in kind, ano? Pero bago tayo tumulong, dapat kasi mayroong kasabihan na charity begins from home, eh. So, kailangan yung bahay natin, sarili natin, maayos muna bago tayo lumabas at tumulong sa ibang tao. Ayun. So, kung mayroon ka ng kapasidad na tumulong, ibig sabihin, hindi naman maapektuhan yung kabuhayan mo at kabuhayan ng pamilya mo, pwede kang tumulong. Ngayon, sa pagtulong, hindi lahat ng tao mayroong kapasidad na tumulong ng napakalaking halaga o napakadaming mga goods. No? So, dapat tutulong ka lang dun sa kaya mo. Hindi mo pipilitin na... Bawa ito, nag-donate ng 1 million, ikaw magdo-donate ka din ng 1 million. Hindi ganoon, ano? At saka wala namang fix na presyo o katumbas na halaga ang pagtulong. No? Ang may papayo ko lang, as much as possible, mag-donate tayo o sumangguni tayo sa mga organisasyon na taon-taon nandiyan para tumulong sa ating mga kababayan. Kasi madaming mga masasama ding loob na take advantage sa sitwasyon na ganito, no? Hindi natin maiiwasan yan, mapa-individual or kahit na yung iba, organisasyon talaga, no? So, iwas tayo sa mga ganon. As much as possible, doon tayo pumunta sa mga, kagaya halimbawa ng DZRH, no? Meron kayo yung bangon Bicol. Opo. Na kasiguro na tumulong kayo at diyan kayo dumaan, makakarating yan sa nangangailangan. Meron na, lalo na yung mga malalaking kumpanya, gusto nilang tumulong directly. Ang maipapayo ko naman, huwag na tayo pumunta doon sa ground zero. Diba? Dahil makakagulo lang kayo dyan, eh. Madaming mga aktibidad na ginagawa ang gobyerno dyan. Mm-hmm. May paraan, ano? Pwede kayong makipag-ugnayan sa mga LGUs. Sir, ang binabanggit ninyo, pagtutulong ka, dapat ayusin mo muna, siguraduhin mong maayos muna ang iyong sariling tahanan, ang iyong sariling kabuhayan. Mali ba yung naririnig natin na, nako, alam mo yung taong yan, matulungin yan. Kasi hodang wala nang matira sa kanya. Minsan nga, para na sa kakainin nila, itinutulong pa. Mali ba yun? Correct. Mali po yun. Dahil, unang-una, bago ka tumulong sa iba, yung sarili mo muna, ayusin mo. Kasi pagka tumutulong ka sa iba, tapos yung sarili mo hindi maayos, hindi rin maganda sa paningin ng ibang tao yun. Ano? Mm-hmm. At saka unang-una, yung mga pamilya mo, mapababayaan mo. Mm. Hindi rin maganda tignan yon. Ayun. Mm. Partner. Yes, matanong ko lang, kailan po ba ako dapat mag-stop? Halimbawa, dati syempre okay naman ako, nakakatulong pa, kaso may pagkakataon magigipit din. Paano ko ngayon sasabihin dun sa tao na tinutulungan ko na wait lang, stop muna, hindi muna ako makaka-help sa ngayon? Baka na kasi magtampo. Baka magtampo, isipin, nagmamalaki oo, na. Oo, diba? Madamot ka na. Kasi ganyan ang mga ibang tao, diba? Kapag ka, binibigyan mo mintis ng tulong, okay. Minsan mo hindi pagbigyan, masama na ugali mo. Yun nga po, no? Ang pagtulong nga is pagtulong sa nangangailangan. Tapos yung humihingi naman po ng pagtulong, ganun din po yan. Wala din po yung ine-expect na kahit na anuman sa iyo. So kung wala ka talagang maibibigay at kulang ka pa nga sa pansarili mo, wag mong ipilit. Maiintindihan ka nung humihingi ng tulong sa iyo. At unang-una, hindi lang naman puro salapi o pera ang hinihingi na tulong, eh, no? Pwede kang mag-volunteer. Mm-hmm. Sabihin mo, meron ba kayong lugar na nag-i-impake kayo ng mga goods, tutulong ako diyan. Pwede pa ako magdala ng mga kasama.
So madami pa kapakanan. Hindi lang yan tungkol sa pera o sa lapi na i-donate. Mayroong mga nagdo-donate ng sasakyan nila. Sige, ipagdadrive ko kayo. No? Open ang mga nangihingi ng tulong sa ganyang pamamaraan. Doon ho sa punto na may mga tao kasi na magaling magpaawa. Talagang mahahabag ka. Talagang kahit wala ka, dudukot ka, mangungutang ka para sa kanya. Ano ho? Yan ho ba ay may hangganan din kasi meron naman ganyan na sinasamantala ngayon pagkakataon paawa ng paawa halos maubusan ka na hanggang saan ka maaawa, hanggang kailan ka maaawa? Okay, ang pagtulong kasi hindi mo siya dapat ginagawang bisyo o obligasyon. Minsan kasi siya doon na lang siya umaasa, no? So hindi rin maganda yung kalalabasan ng pagtulong mo pagka ganoon. Ang magandang pagtulong kasi yung natuturuan mo siyang tumayo sa sarili niyang paa. Yeah. And mapipigilan mo na siya sa hinaharap na aasa na lang siya sa tulong ng ibang tao. No? So i-qualify din natin yung pagtulong natin. Maari kasing tumulong ka ngayon dahil wala na talaga makakain yung tao. Okay yun, tulungan mo siya. Pero kung tinutulungan mo siya para dahil wala akong pambayad ng internet sa susunod na buwan, ano? Gumawa ka muna ng paraan. Mayroon ka pa isang buwan para gumawa ng paraan. Halimbawa ganito, pasensya ka na, hindi na ako nakaka-like sa post mo. Wala na kasi kami pambayad sa internet. Baka pwede namang pautangin mo ako. Wow! Mali yun! Mali yun. Dahil yung pangangailangan eh. Luho na yun. Diba? Pwede siguro sabihin niya, hindi makapag-online schooling yung anak ko. Uh-oh. Tulungan mo naman ako magkaroon ng internet. Pwede yung gano'n, ano? Dahil tungkol sa pag-aaral yan. Yeah. So ikaw qualify mo dahil minsan personal naman na lumalapit sa'yo yung tao eh. Kung ka din basta bukas palad ka na lang na nagbibigay ng basta-basta. Saan ang hihingi naman ng tulong? Kailan ka naman dapat huminto na ng panghihingi? Dapat nga pag humingi ka ng tulong, lalo na kung pampersonal, lagi mong sinasabi na ito ay pansamantala lang, hanggang sa makabangon ako. So may hangganan talaga dapat yan. Lagi mong sinasabi sa kanya na hihiram ako sa iyo ngayon, babayaran kita sa susunod na buwan. Tuparin mo yon, dahil pag hindi mo tinupad yun, hindi ka na rin makakaulit doon sa iniraman mo. No? So ganun dapat, may mga anong tawag doon, kumbaga mayroong etiquette din dapat ang mga nangungutang o humihingi ng tulong. Aba, dahil teka muna. Pag sobra na, abuso na. Etiquette ng mga nangungutang ay palagay ko yung magandang pag-usapan niya. Kung mamarapati ninyo, samahan niyo uli kami bukas. Sir Fernando, that's ano? Right. Maganda yun, no? May etiquette pala. Etiquette ng pangungutang. May etiquette na pala yung pangungutang. Akala ko dapat galit ka palagi. Grabe ka naman. No, yung nakakaluwag-luwag, nandamot. Okay. Sir, salamat na bukas samaan niyo ulit kami. Thank you so much, etiquette sir. Naman ang mga nangungutang. Salamat. Sige nung Fernando Martinez. Maraming salamat po. Thank you. Sige nung Fernando Martinez, financial guru, financial literacy advocate, galing sa APIC Wealth Consulting Corporation partner. Meron palang etiquette ang mga nangungutang. Tayong mga naninilang hiyang-hiya kadalasan. Parang kay. Tayo palagi ang may etiketa. Ayan ha, kayo mga nangungutang. Uy!